What's up mga KNC Kalanga? So, kumusta naman kamo? Kumusta tayong lahat, no? Mga Kalanga KNC. So, for today's video mga KNC, mag-explain po kami sa aming babuyan, no? Kung ano na po ang nangyari. So, ito po ang sasabihin ni Langga at ako. Sige na Langga, ikaw muna. So, sa mga nagtatanong po, marami po kasing nagtatanong kung, uy, Langga, insik, ano nang nangyari sa, mga hayop ninyo. So, ito po yung, ito po yung news. Hindi po namin kayo na-update at hindi po kami nakapag-vlog kasi po sobrang bilis na mapangyayari, no? Kasi, yan kasi yung akala po namin talaga, yung pag-aalaga ng hayop ay napakadali. At talagang makuan bitaw ka kanang sagot sa lahat ng problema mo sa pera. Kala ko yun talaga. Kala ko sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hayop or ng fattening ay wala ka nang problemahin. Yun sana yun eh. Kaso lang po may abiriya talagang nangyayari. So sa mga nakakaalam po, meron po kaming 19 na baboy na na inaalagaan. So yung puhunan po ng baboy na yun mga Kalanga is kahit po nakakahiya at kahit po nakaka-embarrass, hindi naman po natin maiiwasan. Natural lang yan, natural lang yan. Inutang po ni Insik, nag-loan po siya sa shout out to all the Mavinco kuan company. Yeah. Shout out sa mga staff sa kuan ka ng Mavinco Carmen Brands. Sa mga staff po nila doon. So nag-loan po siya ng nung pambili ng baboy, yung puhunan sa baboy, sa mga biik, tapos yung pakain. Yun po mga Kalanga. So kung magkano ang aabutin nung biik tsaka nung pakain ng biik hanggang sa mag-harvest, yun po yung kailangan niyang bayaran. So okay po sana eh. Supposed to be is 20 heads sana yung aalagaan namin. Kaso lang, yung nakita namin is 19 heads lang. Tapos, hindi po namin na-vlog po to kasi po, yun po yung mga time na nagtatanong kayo kung bakit wala kayong vlog, bakit hindi kayo nag-vlog, ano nangyari sa inyo. Mga ilang weeks po kami or months po kami hindi nakapag-vlog nun. Kasi yun po yung pinagdadaanan namin. Nung panahon na yun po ay namatay sunod-sunod yung apat na baboy po namin. Malalaki na po sila mga Kalanga. Starter stage po siya, sila na nga namatay. No? Yes, kasi po, dahil nga po, unang beses pa lang naming na-try yung pag-aalaga ng hayop, hindi namin alam na maselan po sila sa lamig. Since tayo po ay nasa gilid ng sapa yung ating baboyan, hindi po namin talaga nabigyan ng atensyon. Akala po namin is dahil lang po sa pagpapalit ng pagkain, kaya po sila nadudumi, kaya po basa yung kanilang tae. Kaya akala namin normal lang yun dahil sa transition ng pagkain ng feeds. Pero hindi pala, dahil pala yun sa lamig. So, nagpapasalamat po kami kitita kay Ma'am Adelina Felicis Ibanez mga Kalanga. Ma'am Adelina sa Melbourne, Australia. Hello po to all the Felicis family. Ibanez family. Talagang tinulungan niya po kaming makabili ng trapal para po ilibot sa buong kulungan. Sa buong kulungan mga Kalanga. But it's too late na po, namatay na po yung apat. So akala namin na hindi po kami malulugi noon kasi ang sabi nga po nila babayaran ng Department of Agriculture. Wala pa kaso, po. Kaso po nung pumunta po kami sa Department of Agriculture Katmon branch, hindi pala kasali yung fattening sa babayaran nila. Wala pong insurance yung patinin. Yung may insurance mga kinsik is yung inahin. Inahin lang po. Yung mga inahin po yung kapag namatay yung inahin, pag namatay yung mga kabayo, kalabaw, mga paninyo dyan, yun po yung may insurance. Pero, hindi po naklaro ni Insik na pagkuha niya ng insurance na yung fattening ay hindi pala kasali dun sa babayaran nila sa insurance. Kaya po, sobrang nalugmok po kami, sobrang nalungkot, hindi namin alam. Kasi, alam namin
na kapag dumating na po yung howling or yung pag-harvest ng ating mga baboy, ay hindi po tayo, hindi po sasapat doon sa babayaran natin na loan. Kaya yun po yung pinoproblema namin. Kaya po, nung namatay po yung ano, yung apat na baboy namin, akala namin wala na talaga. Wala na, as in, hindi mo na siya makausap kasi sobrang lungkot niya kasi baka mapreso tayo. Makulong. Kasi nga po, first time niyang nag-loan, tapos first time namin nag-alaga ng hayop na ganito kadami. Tapos, ito pa yung mangyayari, mga kalangga. So, yun po. At, time flies. Yun po, marami pong dumaan po ang maraming mga kuwan, mga araw, buwan, at saka kuwan, linggo. Kailangan na pong i-haul or kailangan na pong i-harvest ang ating mga baboy. Kasi po kapag umabot na po siya ng apat na buwan, mas lalong lumaki, mas lalong lalaki yung utang ni Insik, mga kalangga. Ganito yan, mga Insik. Yung pagkasunduan namin doon sa mabento, apat na buwan po yung patining. Kaso lang po, yung page na sa patining ko, sa tawag niya sa finisher, is akala ko abot ng apat na buwan, pero hindi nakaabot kasi malakas kumain yung mga baboy. Malakas kumain yung mga baboy, mga kalangga, pero kulang sa timbang. Hindi namin alam. Masyadong malaki tingin namin sa mga baboy. Malalaki talaga sila, pero nung tinimbang na, so ayun nga, back to our topic nga, araw na po ng pag-haul or pag-harvest, kasi, sila po yung taga-Bimeg, sila po yung nagbabudget ng pagkain sa baboy, within 4 months, pero yung binabudget nilang pagkain, yung mga feeds sa baboy, hindi po siya umabot ng 4 months. 3 months lang po siya kasi malakas kumain yung mga baboy. Yung natirang siya 15. Sa Bimeg po kami kukuha ng feeds, no? Yung mabing ko magbayad sa feeds sa Bimeg, yung sa store, no? Tapos, i-deliver sa amin, no? Yung store na po yung mag-deliver sa amin. So, yun nga. Yun nga, mga kalangga. Nung araw ng pag-harvest, akala namin aabot po siya ng mga, yung kahit isang baboy lang, aabot ng mga 100 or mga 90 plus. Pero, ano po kami kasi, napakababa lang po ng timbang. Imagine that, hindi sa po, laki nila. May 70. Hindi po magkapareho yung laki sa baboy. Kasi po, yung pagkain nila is, ka namang magka, regulgi, baka naman itang nili magka, hindi sila magkasabay. Hindi magkasabay ganyan. So, may mga, may liit talaga na, kain sila, maunan siya sudag ko ba? Hindi pare-pareho po yung laki nila, kaya mababa yung timbang sa iba. May 69 po kaming timbang. May 71, may 72. No. Parang importante, nakabayad tayo ng naka-anam ba? Naunahan natin ng kunti. Kati po. So, kailangan lang natin yung, ganito lang, yung sobra, no, yung sa lahat po ng 15 na baboy namin, yung kwarta is 170. No need to mention that one amount. So, yan nga po. Ako po yung mag-explain. Kasi si Insik parang nalipong. Nalipong ka ba? Laman? Hindi ko lang. So, yan nga po, yung straight to the point po tayo, yung inutang po ni Insik, yung pag-harvest ng baboy, inad po siya lahat kung magkano. Hindi po sumasapat yung presyo ng lahat ng baboy doon sa utang ni Insik, mga kalangga. Ngayon po yung sinasabi kong pinagdadaanan po talaga namin, kasi balik po kami ng balik doon sa office sa Mavinco para na po talagang magmakaawa po kami doon na kung pwede lang po is kanang hulog-hulog na lang namin. So, sa ngayon po is kanang na-grant naman po yung aming mga hiling sa kanila na hulugan, pero hindi pa po namin alam kung magkano yung monthly yung babayaran namin, mga kalangga. So, hoping na hoping po na talagang matatapos, no, itong ating kwan. At least kahit nag-fail po tayo sa una nating fattening, at least
Marami po tayong knowledge. Si Insik, alam niya kung paano mag-alaga ng hayop, ng baboy, paano mag, paano papakainin, ano yung mga gamot na kailangan bilhin, kailangan ipainom kapag ganito, nagkasakit ng ganito yung mga baboy, mga kalangga. Kaya, kahit po, failure po tayo sa una nating fatining mga kalangga. So, hindi naman po yun basihan para tumigil tayo mga kalangga. No? So, we tried our best mga kalangga na makapagbuhi na mo ng baboy, pero hindi na mangungutang mga kalangga kasi nakakatakot po talagang mangutang. Eh. Sakala po namin talaga, pusasa na si Insi kasi nung pagbigay namin ng pera doon, grabe po yung ano namin kasi yung nasa ano talaga, yung nasa kanilang pinirmahan na kontrata is kailangan po talagang buuin ni Insik ang pagbayad. Pero ano, yan po ang ano sa taga Mabin ko, pero may mortality tayo eh. So may apat pong namatay, kaya kanang dihangyo na ko. Kinakiusapan po namin sila na kung pwede, hulug-hulugan na lang or wala tayong magawa kasi po hindi natin kagustuhan yung pagkamatay ng mga baboy. Oo. So nakaintindi naman sila sa kung, side namin. Kung ano po, kung talagang pinalad po yung apat na yun, siguro po may makita po tayo kahit papaano, no? May nasak tayong konti. Oo. Kaya po nakakatawa si Papa na naaawa po kami kasi si Papa pa talaga yung mahilig po talaga siyang magligo ng mga baboy ba, maghugas ng mga e-box nila sa baboy. Tapos Insik po yung pakain. Sila po yung dalawa talagang hands-on doon sa babuyan mga kalangga. Tapos, sabi ni Papa, nung akala na niya nag-harvest na, ang sabi niya, akala niya may kita po talaga kami. Pero nung isam, itotal po namin lahat, talagang nawindang po kami, talagang pack na blagag po talaga yung aming isip ba. Kasi na-worried po kami kung saan namin kukunin yung ano na yun, yung amount na yun na kulang. Kaya yun po, hindi po kami nakapag-vlog. Parang nawalan ng gana, no? Yung pag nawalan po kami ng gana mga kalangga kasi po sa dami ba naman ng mga videos na nagawa namin, wala pa rin kaming sahod. Uy, grabe. Oo, kasi po maliit na yung ano. Maliit na lang, konti na lang po yung nanonood sa amin. Kasi siguro po nagsawa na sa mukha ba. Pero sana naman po, wag naman po mga kalangga. No, so, skip ads pa rin po tayo. Please po, pang Christmas nyo na po sa amin. Kasi po, yun po yun. Sana po nasagot yung mga tanong ninyo kung bakit kami hindi nakapag-vlog. To shout out to Jo Mera. Siya po yung lagi po talagang ano. Lagi po talagang nagtatanong sa akin to kuan. Simula ngayon, nangako ko sa inyo na araw-araw po kami mag-vlog mga kids. Kahit ano-ano, basta may ma-upload lang kami tapos makasahod kami kasi po matagal na pong hindi po nakasahod. So, yes. Ilang buwan na po, mga apat ng buwan hindi po nakasahod kasi po sa maliit na sa kunting manood tapos pag may revenue naman, ano, kanang ilapang kuhaan, so tayo mahimo, no? Wala tayong magawa. So, kailangan lang natin na magpursige sa pag-vlog, mga kids, lang nga. Ganyan lang, so. Kahit anong content na lang po ha, kahit ano-ano lang. Happy-happy lang kami ngayon, kahit may pinagdaanan tayo na, pero okay lang, walang problema. Masaya pa rin silang ka-insik vlog, so, kasama ang buong pamilya namin. Ganyan lang, so, huwag naman i-skip yung ads. Please naman yung ads po. Pero huwag naman. Please naman po, konti na naman po yung ads po yung mga kalangga. So, tapos hintayin na lang matapos ang ads, no? Tapos tinatingnan nyo na lang po yung aming Facebook page mga kalangga. Sa hindi pa po nakapag-follow ha, i-follow nyo kami sa Langga Insik Vlog para masaya naman kami kahit ano pa kunti-kunti, pero ang importante may manood, no? Sa bagong upload lang may nanood na 200 plus, so masaya na kami, nakaabot ng 100 plus. Dati ano lang 150 lang, so ngayon so ganyan lang, no? Pero tagi-tagi po sa lahat sa nanood sa ano sa real video ko, yung bang nagsisingin ko lang nga ba? Mayroon pang 1.7 nag naghahawak ako ng lagari kasi po
ano ko dito sa tindahan. Nagtrabaho po siya dito sa trabaho, tindahan. So, tapos kumanta-kanta po ko nun kasi nagtitesting ako sa mic. Kasi nga po, yung mic namin sira. Is nasira. Kumanta po siya nun. Kahit dami pong nag-ano, dami pong nag-react. Kahit pangit yung boses natin, pero pangpasaya lang po, mga kinsik, no? Hindi naman so, pangit. So, ayun mga kalangga, sana po nasagot. Okay na? Sana po nasagot din. Thank you so much din po, tao, Ma'am Victoria Mapalo. Thank you po sa pagme-message sa akin ng mga nagtanong ko ako kung ano yung nangyari sa amin. Thank you po sa concern. Sa lahat po ng mga Langga Insik subscribers and followers, thank you so much po sa inyong lahat. Hindi po kami, wala po kaming strength, wala po kaming lakas na bumangon po kung hindi po dahil sa inyo, sa inyong mga prayers at sa lahat po ng inyong mga wishes. So, advance Merry Christmas and Happy New Year mga kalangga, no? So, love you all! Bye-bye! Sana po nasagot ang mga tanong ninyo. Just love, kapamilya. Sure.